to take the first game in this series. Nako. Nako. Mm-hmm. So dito, we are more seeing offlaner ang nagiging galawan na ni Kuya Zap. Oo nga, no? Switching to offlane siya minsan. Kasi usually ang nag-meet talaga. Minsan kasi palitan sila ni, anong before, ni Pakbet before. Kapag naka-lance siya or naka-gushon, usually nasa mid lane niya. Pero kita natin dito, mid lane is Pakbet together with Dian sa Grox. So Grox, yung sinasabi nila na nerf na, pero dito natin makikita kung good pa rin to pick ang isang Grox. Kaso meron pa din naman control na may apply dito itong si Dian. Kumbaga, he can block the pathway of Papa Bear kung sakali man mag-go sila for the Lord sa Turtle. Oh. Diba? Nako po, ito ang magiging problema ng Papa Bear Esports. 4-man in pain. Kaso, dalawa ang magde-defend. Di na rin sumama pala. Oh! Ang sait! Boom! Sait, sir! Nakakuha ni Kuya Mix. Asarado! Asarado! Kuya Kiyo! Pero grabe naman ang Kuya Zap. Grabe the flicker. Tinan natin naman dito is the Esmeralda Prison din. Para kay Ken. Teka lang. Sait! Kuya Mix! Boom! First blood! Para dito kay Grock. Pero teka lang, itong si Chakno nang hahampas ng mamaso. Mamamatay ba siya? Pero buhay pa rin naman. There is the shield. There goes Chu taking down Esmeralda. Water rotation. Double kill pa nga para dito kay Kuya New Zapno. And right now si Kenin. Yun, nasunog nga lang si Kuya ano. Si Kuya Zapno natin doon. Pero good backup pa rin. Again pala. For the execution. Akala ko kanina, after the invasion, dadiretso na din doon si Kimi at saka si Terisla. Pero they opted to secure the gold buff doon sa bottom. Nang sakita nyo, may on at gold buff. Di ba usually kasi, panag-apat na invade, dumediretso to defend their buff. Kaso nangyari na nag-defend na lang is the Lolita and the Croc. And kita naman natin, naka-double kill agad dito execution. 3-1 na score, 1 minute and 45 seconds in per game time. Soon. May very dominating sa kanilang, sa kanya lane actually. Ang lalim ng kanyang pinag-clearan. So, more space for him actually to be a backup if ever needed for the execution. Ayun na nga. Pero right now, game number one, execution, nagpapainit pa lang talaga sila dito. We'll see kung ano mangyayari. Pero kasi yung Papa Bear, alam naman natin, hindi naman yung basta-basta ang team, di ba? Bumakbak din yan doon sa community cup natin. Pero tignan natin kung ano ang mangyayari sa larong to. Pero very, kita natin doon, new rotation for execution from the usual. Usually kasi, oops, Luminum Blast! Ayun pa! Grabe! Asado! Oops! Ayun na nga! There is not taking down the kill, pero taku po, and dito na po, the near one tower, hindi pa nga basag, buhay na buhay, pero there goes the 1-for-1 trade between these two teams. Kumbaga, ang bahan lang, and kung may isa pa kang isa, may bawi yung kabila. Oo, diba? Kita naman natin, ayun pa. Kuya Pakbet, nasunog, medyo naiwan sa ano. Naiwan sa kusina. Naiwan sa dreams. Sa salt ni Papa Ken ng Papa Bear Esports. So 5-3 ang adi score. 3 minutes and 13 seconds into our game time. Sayang, yung mid lane turret doon ng Papa Bear. Isang hampas na lang. Kakalapit na lang. Siguro for execution, good play sana, pero mas good sana siya. Or better siya kung inop na lang nila nasirain muna. Oo nga yung, Tori. Kasi, parang pwede pa sila makapalag, no? Okay. Ay, parang kay Kiyo, na-secure dito na nga Papa Bear Esports yung gold buff dito sa bottom lane. Cracky. Pero yun na nga yung maganda dito for the Papa Bear. They do have the control as well. Hindi lang naman execration meron nun. Launch attack! Pero, sorry, delikado sila mamaya sa, actually, late game. Walang marksman dito yung Papa Bear. Yun yung maliging problem actually. And si Esmeralda guys, pagdating sa late game, madali na siyang, hindi na lang siya papansinin eh. Kumagahayaan niya na Esmeralda. Oops! Nakuha dito ang kuya natin, pero hindi na lang dito ng Papa Bear Esports. Maunat yan. Kumbaga, delikado din sila kung sakali igugo makakarating yung respawn agad kasi makuna talaga. Tama ka dyan. Pero top lane or bottom lane na dito sa execution na nakasira na naman sila na isa. Mukhang dederechay pa nga dito yung Kimi and Lolita. Pero on to the top lane, Papa Bear Esports for a trade. Kita natin dito, Bloodlust Axe para kay May sa kanya Terizlo using that fighter emblem. Nako po, delikado din dito yung execution in terms of pushing towers dahil mabilis din naman mag-clear ng waves yung Papa Bear. Grabe yung din dito ng ng execution. Ayun pa. Light orb. Tignan natin, pero ultihan to ni Kuya Kiyo na stun. Si Kuya Zap, pinila pa. Grabe naman si Kiyo. Buhay pa rin ang bat and solo kill dito para sa Trisla ng execution. Asarado. Grabe naman! Na-secure ni Kuya
Ops. Sa Zapu. Tinan natin Ops. Yung Game Dads. Para kay Kuya Migs. Tinis na dito. Tinan natin kung anong balak mo. Wala siyang ult. Tinan din. Para kay Chuck. No free lang din. Para kay Kuya Pakbe. Patay pa. Migs. Susunod na din. Pero Joe going for the kill nga doon. And right now, Rocky. Ginugaw siya dito ng tatlo. Pero malakas yung tatlo laban sa isa. And there's the wall. Mapipili na lumikot yung mga creeps. And right now, May will be pushing the tier 1 top tower of Papa Bear. Oo, grabe. Wow. Ito, pinagbabato ng kulangot. Okay, kulangot gaming talaga dito itong si Pack Bates ngayon and they can invade itong buff. Mm-hmm. Map control, lang. Guys, is on the side of execution. Item check tayo direct. Item check muna tayo na mabilis. For the Terese Blood, the Bloodlust Axe para naman dito sa Lolita. That is pang stat yung medyo envy. Yan yung envy sa lahat eh. Para sa Leslie. Oh. Tama, yung effect ni ng first kill ni Leslie para naman dito sa show. Meron ng blade of despair. Uy! Uy! Patay! Kasi nga lang hindi na nagamit masyadong ultimate ni Lolita. Apat ang tinamahan pero walang first damage come from them. Actually, pwede i-coach the execution knowing na walang ultimate or skills dito ang Papa Bear. Teka lang. Okay, may ult pa dito. Itong si... Terezla, ba't hindi niya yan gagamitin ngayon? Kasi kulang sa backup. Delix din, if Delix ever na magma-assem. So, we could see na dito sa laban na to is execution is just focusing on the objectives. Kaso sa ato dito, laban sa apat, nasipan dito. Kaya, boom! Naku po! Uy! Nakatakas po! Nasusunog with the shield. Grabe! Talagang survivor. Survivor. Ayun na nga. And that's a good thing dahil nabuhay nga si Cho. Napilitan mag-rotate yung Papa Bear nang walang nakukuhang kill. Or, ayun nga. Damage output. Actually, laki ng damage output nito kay Cho. Pero, ayun. Napilit niyang mag-rotate yung Papa Bear. Kaya nakapush yung execution. Talagang isipin nyo gang possible talaga siya parang pag nakita nyo ang lalim ni Zapno kanina pero nakataas pero siguro malakas din kanyang pang-amoy pero wala pero, para kung pwede yan eto na nako po oops ult will be pop right now pero papalag sila dito. Kyo is in danger but there is the horse tinawag na nga pero found the stun nako po hindi pa double kill for Kimmy and Rocky, boom patay na din. And that's going to be a team wipe for execution 5-4-0 trade. 5, sorry. Grabe naman yun. Actually, for the Papa Bear Esports, good. Hurricane Dance for the kaya naipit niya doon yung isa sa mga masasakit or mga ka-team players ng execution and that is Pakbet kasi walang follow-up damage. Dalawang inhibitor turret taga na nasira dito ng execution. Death time natin, Lunox, 5 seconds bago mabuhay yung Hurricane Dance para kay Migs. Pinialayo dito pero Pakbet, fate lang din. Kiyo, naku, tumatakbo. Naku, yung flicker coming from something na natin. Yun lang. Okay, malim. Kaso, for a trade, napatay din dito si Akai. Pero uy, the stun! Kukunik sa apat, pero pinunggo pa! Naku po, unstoppable for Grock and Rocky. We'll have to fall back. Chakno, together with the guys. Buhay na buhay pa din naman, pero delicate sila dyan. Delix talaga. Uy, grabe! Teka lang, on site naman. Dito ni Kuya Zap na natin na talagang kita niyo isang knock-up lang almost half-life ang nabawas niya doon for the Esmeralda. So, 8 minutes and 42 seconds into our game time. 76 is the score. Very dominating performance actually for execution. Kita-kita niya naman 10k gold feed as of the moment. And ayun, grabe yung pinapakita dito ng execution. They're kind of dominating this game. I can say that. Kasi yun talaga yung pinapakita nila dito. Yung Papa Bear naman, maganda yung defense nila. Maganda yung defense nila and yun yung commended. Ayun, shout out kay Ken Lunox ng Papa Bear Esports. Shoutouts. Kakabili lang din yan ang kanyang Clock of Destiny. So item check na tayo for the Leomord na tayo. For the Leomord, 4.8k ang kanyang goal dito. Siya ang next, second top farmer for their team. So endless bat na kanya next na bubuin. For Papa Bear Esports, good for ang kinaganda lang for them is nade-defend pa nila ang kanilang base. Pero level 1 po ang kinukuha na ng execution. Pwede contested. Kita naman natin, Akai talagang lalapit doon. Trying to contest this one! Uy! Pananakaw pa! Hindi na. Pero teka lang, dito nga kayo may kaganapan. Baka ka-exit dito itong si Migs. Pero right now, Jack, no, nakikilag. Nakikipalagang pa dito ngayon. But right now, nanganganib nang pwede manganib. There goes Leomord. Mapapatay ni Kimmy. Pero teka, hindi pa nga tapos.
Ay, nako po, Kuya Ken, all that gay is assault. Pero grabe, Kuya Joss, talang nilang with a chill to defend. Sakto po, double kill para sa Joe. And grabe. Kita na natin, Chuck, zoning out this Akai. So, good. Ano, kitang-kita mo kanina na gay is assault si ano, na gay is assault si Lunox, pero the Lolita is there to defend Zaptuga, giving them another kill. Pero tawalak dito para kay Kuya Macbeth. Grabe. Congratulations to Execration for taking the game one in this best of three series. May game two pa naman. We'll see if Papa Bear will be able to take that game away from Exe.